Malas daw ang kapangyarihan ng isip ng mga binatang sina TJ at Justin. Abay, kayang-kaya daw nilang basahin ang laman ng iyong iniisip. Susubukan naman ang mapangahas na si Edward Sasota. Iyong mga hindi dapat kainin tulad ng blade ay siya naman niyang mumuyain. Oh, patnubay lang sa lahat ha. Huwag gayahin ang ipapakita namin. Huwag niyong gagayahin. Ito'y para lamang alamin kung kayang-kaya kaya. Ang abilidad na magpagalaw ng gamit o mag-yupi ng bakal gamit lamang ang isip. Ngayon, hindi ko sinasado may kapangyarihan akong ganon. Kayo ang humusga. Mga kagilagilalas na abilidad mula sa mga taong may angking kapangyarihan dala daw ng isipan tulad ni na Tristan alias Mind Sweeper at Justin alias Mental Assassin. Ako, I'm known for bending metals, moving objects through my mind, using my mind. What I use is a mixture of magic, psychology, psikolohiya, at observation. At mula sa isang taong may angking tibay ng katawan, siya naman si Edward Sasota. Extreme, yun yung mga ginagawa ng taong hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Telekinesis or psychokinesis, ang abilidad na magpagalaw ng gamit o magyupi ng bakal gamit lamang ang isip. Hindi ko sinasabi may kapangyarihan akong ganun. Kayo ang kumusga. Tunay na tinidor. Isipin mo, tumutupi ang tinidor. Ay, tumatayo. Si Justin ay may ipinamalas pa sa akin. Ang barya ay pwede raw niyang masayawin. Yung pinakauna mo naisip na picture? Oo. Huwag ka na magpalit kung ano yung pinakauna mo naisip na picture. Mag-drawing tayo back to back? Back to back? Back to back. Ikaw dyan, ako dito. 1, 2, 3. Karaya. Ayan na. Pagbilang mo tatlo, sabay tayong harap sa camera. 1, 2, 3. Habang nung sinang umuutos ko sa kanyang drawing, ngayon ako sa ere. Tawag doon suggestion or hypnosis. The more subtle yung idinuit mo sa ere, mas papasok sa isip na yun. Ayon kina Justin at Tristan, wala raw silang taglay na pangyarihan na ika nga ay pang superhero. Ang kanilang abilidad at nalalaman ay pwede rin daw matutunan ng ibang tao. Kahit sino pwede maging mentalist, pero merong mga effective mentalist, merong hindi. Kailan lang si Tristan ay nagsanay pa sa Amerika ng 6 na buwan sa ilalim ng Paul Ekman Group, isang dalubhasa sa pagbabasa ng emosyon sa pamamagitan ng pagtingin ng mukha ng tao. Wala kaming tunay na kapangyarihan. Lahat ng tao, kayang-kayang gawin to. The mind is very powerful in the sense na pag iniisip mo yung isang bagay, no, your body would attune to it. Ibig sabihin, what the mind thinks, the body feels. Wala kasing scientific evidence, no, that would explain mental telepathy. Meron tayong mga tao talaga na very sensitive or extra perceptive, no, to any emotions. There is a thin link, no, between what is normal and paranormal. Mga magulang, patnubayan po ang inyong mga anak. Pawang pang-profesional ang inyong masasaksihan at hindi dapat gayahin. 3 taon nang hinahamon ni Edward Sasota, hindi lang ang ibang tao, kundi hinahamon na rin niya ang kanyang sarili. Nagpaikot-ikot ng matatalas na blade sa bibig na parang chewing gum. Medyo ma-update pero kaya naman. Konting 1 piraso na tumalsik doon sa ngalangalan mo talagang sugat ka.
Pero ang pinakamatindi sa lahat ay nanghataki ni Edward ang isang owner-type jeep sa pamamagitan ng kanyang leeg na may ipit-ipit na matalim na bagay. Habang buhay ko nang daladala itong mga talento ko eh. Hindi ko talaga binibitawan ito dahil dito ako kumikita, dito ako, ito na kibali yung hanap buhay ko. There are some persons na they do this kind of self-inflicting behavior. Una, to catch attention. Second, because in the past probably they see it sa kanilang, you know, sa childhood nila na ginagawa din ng ano nila, models nila or parents nila. Sadyang may mga taong iba sa ordinaryo dahil sa kanilang abilidad na kung minsan ay hirap nating paniwalaan. Sa isang banda ay nakakalimutan natin ang ating mga alalahanin sa buhay, napapaisip at nakapagpapasaya.